Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Isang controversial na balitang umusbong matapos isiniwalat ng Deputy Speaker na si Rodante Marcoleta na may plano ang ilang miyembro ng Kongreso na magsampa ng impeachment laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ayon sa pahayag ni Marcoleta, ang nasabing plano ay binalak ng ilang grupo sa Kongreso na hindi pa rin natutukoy ang pagkakakilanlan. Sa kanyang pagsasalita ay sa harap ng mga mamamahayag, sinabi ni Marcoleta na nalaman niya ang naturang plano mula sa isang mapagkakatiwalaang source. Aniya, ang plano ay umiikot sa mga usapin ukol sa paggasta ng EVP Sara ng confidential at intelligence funds na naging sanhi ng iba't ibang opinyon mula sa publiko at mga mambabatas. Ang tangkang ito ay isang malaking kasalanan sa sambayanan, lalo pat ang pangalawang pangulo ay walang tigil na nagtatrabaho para sa kapakanan ng bansa, wika ni Marcoleta. Hindi ito makatarungan at isa itong hakbang na naglalayong magdulot ng kaguluhan sa ating pamahalaan. Si VP Sara Duterte ay nakilala sa kanyang matatag na pamumuno at pagiging malapit sa administrasyon ni Pangulong Kuting ay agad na nagpahayag ng kanyang paninindigan. Aniya, hindi siya matitinag sa anumang pagtatangkang sirain ang kanyang reputasyon at patuloy niyang isusulong ang mga programa para sa kapakanan ng mga Pilipino. Sa kabila ng pagkakabunyag ng plano, nananatiling tahimik ang ilang miyembro ng Kongreso ukol sa isyung ito. Ang publiko ay naghihintay ng karagdagang impormasyon kung sino ang mga nasa likod ng balak na ito at kung ano ang tunay na motibo sa likod nito. Ayon sa ilang eksperto, ang impeachment ay isang seryosong hakbang na dapat lamang isagawa kung may sapat na ebidensya ng paglabag sa batas. Ayon sa kasalukuyan wala pang konkretong ebidensyang na isa sa publiko na magpapatunay na may basihan ang naturang plano. Habang lumalalang usapin, umaasang marami na ang Kongreso ay magpapatuloy sa pagtutok sa mas mahalagang isyu na may mga direktang epekto sa sambayanan. Sa halip na maglaan ng oras at enerhiya sa mga hakbanging pang politikal na maaaring magdulot ng hidwaan at kaguluhan sa bansa. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Ngayon, puro waldas pondo ng bayan, puro tambaluslos, mga tong congressman, puro lang sila pasikat. Sabi ni Abel, this is the first time na walang nasigaw ng tuta ng kanoon. Oo nga, kasi kakampi na. Hi kay Robbie Sanchez. Sabi ni Way, I see it. Running out of ammo na ang mga Marcos and company against the Dutertes. But you know what? It's not just the Dutertes. And on dali-dali, simplify na it's about the Dutertes. No, it's not about the Dutertes. It's about the Marcos' greed. It's about the people who are sitting in power. Look, isama na natin, Marcos Romualdez. Yung mga yan. It's about their greed. It's about wanting to stay in power. I mean, really? How much do they need to steal pa, di ba? Billion-billion ang nananakaw sa isang araw. Pero hindi pa sila natutuwa niyan. Hindi pa sila kontento niyan. Kailangan talaga they stay in power like forever. I
hindi pa, nabalitaan nyo na ba yung mga nag-resign na konsehal sa Manila City Hall? Talaga, may nag-resign? Well, we're going to have to read about that. But this live is about VP and I. We'll read about that. Sige, discuss natin yung mamayang gabi. What if i-push ang Congress ang impeachment? Ano yung pwedeng gawin natin para di ma-impeach si Inday Sara? Well, we're going to have to show them that the numbers of people out there, kasi ang mga kongresista, representante yung mga yan. They represent people. They represent people of particular districts. So we have to be noisy. We have to tell them in no uncertain terms that then this is not what we want. Tama yung sinabi ng isa nandito. Drug test ang gusto namin, hindi impeachment. Sabi ni Joe Mac, nakakahiya po sila. They're all corrupt. Tantis says, mas mura po drug test kaysa impeachment. We can save time and money. O nga eh. Sabi ni Sena, papayag ba tayo they will stay forever? No, no, no. Yes, but we need to get together. What is the first step? The first step is to inform. Okay. Ihambing natin sa 1986. Paano na-inform ang mga tao? Wala pang internet. May mga publications, yung tinatawag nilang Mosquito Press. Yan, yung mga Mr. and Miss and all that. Mayroon silang mga, no, they started printing out all of these things. Now, tayo, we have internet. That's why things move faster and is more fast-paced in this modern age than it was in the 80s and in the 70s. But don't forget, there's also still the face-to-face interactions. So when you go to your family reunions, your class reunions, when you're on vacation, tapos may nakausap kayo sa sasakyan and all that, be the best. Kumbaga, you will be the ambassador for the cause. Every one of us. Every time may makausap tayo, total strangers, friends, ganyan-ganyan, there is the opportunity to convince somebody. Let's just keep talking, let's just keep pushing, and let's angry, hindi ba sila nahihiya dyan sa taas? They're trying to dito sa, ayun. So, wag po, don't panic kasi ayun mobile. Kaya po, singilin kaya natin ang DICT. Bakit may mga dead spot, no? Anyway, what they're trying to do is, what we have to do is remind ourselves constantly. Payag ba kayo na yung presidente natin ganyan? Payag ba kayo na yung first family? Ito ba yung ano natin? And ayun. So, and especially the president, the speaker, and all that. Everybody who knows about their lifestyle, come out and attest to the world. Magsaksi po kayo. Sabihin nyo naman yan. Ilabas ninyo. Attest to the truth of this. Kasi kayo po, hawak ninyo yung kinabukasan ng mga apo natin. Paano natin how can we even, alam nyo, we're so behind already. Itong bansang ito, ang dayo pa pagdating sa development, ang dami pang kulang. Pagkatapos, yan, yung nakaupo, walang intention sa development natin. Hello, ruinous nga yung importation policy, pero sige lang sila ng sige. Eh, syempre, barkada, wala tayong magagawa. Sabi ni Boy Sumulong, hi attorney, handa po ang aming buong pamilya. Minimum of 100 persons na mag-attend sa rally to defend VP Sara. Dugong hukbo ng bayan laban sa mga V. Correct. Sabi ni Hazel, be prepared po talaga dahil nagsasalita na si VP natin. Ganit na masyadong nasa gobyerno, ayaw umalis sa power. And have you noticed how, parang ang laya na niya magsalita. Ang saya-saya na pakinggan yung VP natin na wala na yung tanikala dito sa administrasyong bulok.
sabi ni Victor si Kuya, we deserve better. Drug test is what we demand. So huwag kakalimutan, may pakiusap lang ako yung mga nandito, please post the link to ano to the change.org petition. Sabi ni Dato Amer Ampatuan, they will not dare to impeach Sara kasi alam din nila na it will be a trigger for people's power. Do they? Do they really? Umiikot sila, namimigay sila ng pera sa ilang mga kawani, sa ilang mga ano eh, mga official ng AFP eh. Because they know, 'di ba? They have to buy loyalty. So, huwag niyo iisipin no, never, ever, ever maging kampante. Yung sasabihin mo na hindi, hindi nila pwedeng gawin yun kasi baka may mangyari, ano, baka magka people power. Eh, what do you think? They have been preparing for that ever since. Alam nila. So, huwag tayong makakampante. We need to be vigilant. Ano yung sinasabi nila? The price of democracy is eternal vigilance. Tigilan ako dun sa mga kailan ba tayo kikilos. Itong pagsasalita ay pagkikilos. Paano ka manghihikayat ng mga pupunta to wherever it is you want the people to go kung hindi mo kakausapin? Yan, sabi ni Pedro Zid, we have to call our congressmen. Gaya dito sa Amerika, dambanahin natin mga congress. Sabi ni Panda dito, pag natuloy ang leching impeachment na yan, ang choice ni Inday ay mag-resign para makatakbo sa 2028 o tayong mamamayan ay idaan natin sa kalsada. Sabi ni Mark, basta ako positive na magwawagi ang kabutihan. Mga ginagawa ngayon ng admin, effect yan sa takot nila. Kaya we need to stay firm and pray. Sabi ni Steve, ano kaya endgame ng admin in Congress? Hanggang kailan din hayaan ng taong bayan? Ika nga, kailan mapupuno ang salop? Puno na nga eh. Kaya nga po nagsasalita. At kaya sila nagre-react, kaya sila oppressive, kaya nila binubuli si Inday. Kasi nga, nagsasalita na tayo. Okay? Na hindi nyo ba naiintindihan yan? Nag-umpisa na po. Bakit sa tingin ninyo, magsasalita yung mga maisog? Bakit sa tingin nyo, nagsasalita si FPRD? Bakit iniisip ninyo na walang ginagawa? Samantalang buwis buhay na kami, araw-araw na magsalita kami, bakit binabaliwala ninyo pati yung sakripisyo ni VP Inday? Sa tingin nyo, hindi galaw yon? Hindi pa puno yun? Hindi pa bagalit? Bari, mali yata yung interpretation ninyo eh. Akala ninyo kasi pag nagpupulong sa kalye, yun na po yung galit. Hindi po. Yung galit nag-uumpisa muna. Sa umpisa yan. Kaya gumagalaw, kaya nagsasalita, kaya eventually magkakaroon ng pulong-pulong dahil galit ang mga tao dahil sumusobra na itong administrasyon na ito. Stop thinking of an EDSA type thing. Na yan ang reason kung bakit umaalis. Hindi po, nag-uumpisa yan, may umpisa yan, may pasimuno yan, which starts there. Ito, oh, kala mo, sina-challenge mo kami? Oo, talaga, payag kami. Ano kala mo? Kayang-kaya namin ipadrug test si VP Inday. Si Kong Pulong nga, nagpadrug test na, hindi nyo man lang pinansin. Tapos ngayon sasabihin niyo payag kayo, both parties, hindi yung isa lang. Pero unang-una, wala namang kahit the whisper of a rumor na nagdroga yung mga nasa panig namin. Pero sige, kahit sino sa amin, game. Kahit sino sa amin sa maisog, kahit si VP Inday, si Kong Pulong, tapos na nga eh. Kala mo mayabang kayo na kaya ninyo maghamon ng drug test? Mas mayabang kami kasi alam namin, papasa kami. Phoenix Venterem says, it's now or never. Senaryo talaga yan pag sinubukan ng House of Cards na salihin si Inday through impeachment. Maybe. Pero it's important for us to inform the citizenry before that. You think that only one thing triggers it? No. People have to understand bakit nila ginagawa. Paano kung maglabas sila ng maglabas? Kuyugin nila ang mga madlang tao ng kung ano-anong images dyan sa ano, sa mass media. Kontrolado nila ang media. What if
ulit-ulitin nila na masama ito, na mag-manufacture sila ng ebidensya. Bakit ang kampante ninyo? Bakit iniisip ninyo na just this one thing and okay na lahat, may mangyayari na lahat? Sa tingin ninyo, kung hindi tayo maglalabas ng impormasyon, all of this will be successful? Hindi ko naiintindihan, bakit ang kampante ninyo? Kailangan may manguna dyan at susunod ang mga tao at kukita nyo. Ewan. Sabi ni Dennis Cruz, may power na mas malakas sa ating pagkakaisa ang power ng Diyos, pero tayo ang magkakaisa at lalaban. Kamala Nugan Branch says, masakit na sa puso mapanood at malaman ng mga kademonyohan at kakapalan ng apog ng mga namumulo, lahat sila sa executive and House of Cards and Senate, pati law enforcers, maging SC at CA. Teka, hindi tayo sure ha, sa Supreme Court. Sa ngayon, hindi na pa natin alam. Remember, the Supreme Court can only speak through their cases. Sabi ni John Georgina, everyday ako nakikipagbardagulan sa kahit sa ang SOCMED. Ginawa ko ng karir araw-araw kahit sa ganitong paraan. Makatulong ako kasi stay at home mom po ito. Mabuhay po kayo, ma'am. Sabi ni Sena, true attorney, behind, nakapagsimula na sana tayo sa panahon ni PRD kahit pandemic. Pero ano ngayon, palubog na naman. O, yung ganda si Ma'am Luso. Usually ginagawa daw niya to pag nagbiyahe siya sakay sa public transport, nakikipag-diskusyon ako sa mga katabi kung pasahero tungkol sa gobyerno natin ngayon. Yes. Ayan, sabi ni Sunny Tell, sa lahat ng willing mag-attend sa EDSA Friday, mag-hashtag, ready na. Sabi ni Ako ay Pilipina, VP Sara is correct, we deserve the best. We need all details para makapag-print ng mga flyers to spread the lies of this administration. Alam nyo, nagvi-video po kami, gumagawa po kami ng mga videos, meron po kami mga live, sumasagot po kami sa mga live. Pwede nyo nang i-extract sa mga yon. Huwag nyo na pong i-burden yung mga tao na gumagawa na. Sabi ni William Moore, ipupush nila ang impeachment kay Inday, ito na ang oras talaga para masama-sama sa karsada. Ay, wag na na. Hala, grabe pala, pati AFP binabayaran nila for loyalty. But I'm not saying they're succeeding. Kahit sabihin pa natin na nag-a-attempt sila, naglalabas talaga ng pera, may mga umiikot na balita na ganon, na tinatawag ang ilang mga opisyal ng AFP. But here's the thing that I'm also hearing. Maraming humihindi. Ang daming naiinsulto. Sinasabi na, ay, yan ba yung price? Yan ba po? Bakit hindi na lang? Ano? Arnel Decena Alfaro says, penalties and punishments. Similar to many other forms of crime, the use of penalties and punishments has historically been a primary means of preventing corruption. Essentially, the risk of facing severe punishment is intended to deter individuals from engaging in corrupt acts. I do not understand what this comment is about. Pandalito says, naghahanapan pa tayo kung sino ang gagalaw. I-share mo kaya live stream ni attorney kahit dun man lang nakatulong ka na magpaliwanag ng nangyayari. Hindi, nakakatawa niya. Binibigyan niyo pa ako ng assignment eh. At sa tingin ninyo, wala akong ibang ginagawa. Nagla-live na ako 2 beses isang araw. Nagpo-post ako ng mga videos sa TikTok. Tapos ngayon, gusto ninyo gumawa ako ng thesis. Salamat po ah. Bakit? Hindi ko nga naiintindihan eh. Sa dami na nga namin ng ginagawa, hindi pa rin kayo masaya.
Yung kumbaga, magtuturo pa kayo rin ng ibang tao na ito gawin mo to. O kailangan itong mga to, dapat gawin nila ito. O ito, kailangan nila gawin ito. Kailan kayo nagturo sa sarili nyo at nagsabi na, o ako, gagawin ko to? Hi, Tats. Yes po, nasa Davao ako. Kain po tayo ng durian. Maraming prutas ngayon. Basta malapit na po kadayawan. May intention talaga akong kumain ng durian ngayong araw na ito. Yan, sabi ni Graham Balls, guys, don't expect them to play fair. Yan, totoo yan. They have not been playing fair. Ito maganda itong sinasabi ni Marifel. Sana ibalik ang KOJC prayer rally nila sa Liwasan. Padami na sana ng padami. Totoo yan. Totoo yan, ma'am. Ang nag-a-attend doon, kaso itinigil nila, dapat sila mag-umpisa dahil sa... Hindi sila mag-umpisa. Tayo nga nag-umpisa noon eh. Huwag niyo sabihin dapat sila. Dapat, ito na naman, huwag naman tayong magturo. Pero maganda, i-suggest ninyo. Sabihin ninyo, KOJC, pag kayo'y nag-rally uli, nandyan kami. Okay? Huwag niyo nang ituro. Huwag naman kayong mag-utos. Diba? Ay. Okay. Ayan, ito yung mga babantayan yung mga tanong. Bakit po, attorney, dati Marcos kayo, di ba? Oo, for a short while. Oo, nabudol ako. Ayun, gusto ninyo, detailed? Oo, bolero kasi yung Marcos na umupo. Na manluloko kasi. Sasabihin mo, dati Marcos kayo, di ba? Oo, but the moment na nakita namin that something is wrong, hindi ka pa magbabago ng isip? Ano sa tingin mo? Nakikita mo na nga masama yung ginagawa, pero Marcos ka pa rin? Yan ba ang intention ninyo? Na i-push ninyo na dapat loyal even if mali na yung ginagawa? Kanino ka ba loyal? Sa tao o sa bayan? Pasensya na, medyo natitrigger talaga ako ngayong araw na ito. Sipin mo, nakakailang sources na kami. Alam, madadaldal talaga mga nasa loob ng Kongreso. No? Excited sila. Gusto nila ma-impeach si VP. Subukan yung i-impeach. Yes, John St. Cross. It is offensive. Because you're ignoring the other people. Sabi niya, kasi this might offend a lot of you. Is it possible that while we have reached critical mass, most have not taken an inch of movement because most of you lead the discussion in social are women? Would you like to answer that? Because you're a guy. Fuck you, dude. Ay! No! Grabe! Stop that. Okay. It's not about gender. Okay, number one. Number two. In fact, the reason I joined Maiso was because there weren't any women. It was President Duterte. It was Attorney Vic, it was Attorney Glenn Chong, and it was Attorney Harry. Nung umpisa, sila talaga yung nagsasalita dyan. Tapos, I joined. And then, andyan na rin si Doc Lorraine. And then, lumami na po kami. So, I don't know what you mean. But I suppose what you're talking about is social media, no? Pero, really? Eh, anong tawag mo kay Attorney Glenn, Attorney Harry, at Attorney Vic? So, I don't know where it's coming from. Although, I understand that there's a gender issue when it comes to the presidency. Nung tumakbo si Cory, pinagtawanan siya housewife lang. Maybe they were referring to her lack of knowledge. Maybe. And then, nung si GMA, they called her a female dog. Okay? And then, during, When Miriam ran the first time for presidency or so, they were saying, ano, babae na naman? Parang ini-equate nila yung pagkababae na presidente, it's somehow bad. So, meron talagang gender issue na nire-raise yung mga tao. But it is an election issue that I don't think we should make paton.
No, I don't think, to be fair, sinabi naman niya it might offend people. So, I'm going to refrain from calling him sexist. Baka it's just really, baka nire-raise lang niya yung ano, nire-raise lang niya yung issue na yon that does become an issue during elections. Sabi ni Webster, mas bumilib pa nga ako sa mga kababaihan ngayon ng mga vloggers. Sobrang tatapang. Sabi ni Ma'am Marie Fiona, yung isang friend ko, block niya ako kasi ang ingay ko daw sa Facebook. Anong pake mo? Eh, Facebook ko to. Bulag at pipi pa po sila. Sinabihan pa ako na bayaran siguro ako. Excuse me, isaw akong dabawin niya. Di mo alam ako nung struggles namin. Tapos ginagago nila mail namin na ginagamit ng pangag. Sabi ni Ruth, dito sa sari-sari store ko ay nakikipag-discussion ako. Nakakatawa naman si ma'am. Pag narinig nila live mo at madalas sa customer ko galit na sa gobyerno ito. Salamat po ma'am. So, we need to show the majority will. Kailan po ba ang isang bagsakan ng na movement? Kailangan po, in my opinion, isang bagsak na movement. What do you mean bagsak na movement? Showing the whole force of the majority. Isang bagsak na movement. What do you mean by that? And can you illustrate? And can you tell me exactly what it is? And who will lead it? And who is going to, ano, to do that? Nagtanggal lang ako ng calls. Sabi ni Ma'am Celia, everyday kitang inaabangan mag-live basta ako lagi ko share sa mga anak ko. Tapos ipalaganap nila. Tapos nakikipag-argue ako pag alam ko na mali comment nila. Sa bahay lang din po ako pero attracted ako sa mga nangyayari at and ako talaga report sa bahay mga pangyayari. Yes, ma'am. Wow. Yan ang solid. You do what you can with what you have. Yan ang yan ang galaw. Nakakatawa yung mga trolls, ano? Kailangan nila talagang pumunta dito. Alam nyo, kung mali yung sinasabi namin, you can just ignore us and walk away kasi mali naman pala kami, di ba? So, pero pumupunta kayo dito, tapos humihirit kayo, tapos nang-aano pa kayo, nag-challenge pa kayo. Understand mo sa WPS, pakisagot muna yung confidential fans. Darling, ang tagal-tagal ko nang sinagot yan. Bingi-bingihan lang po kayo. And what you want to do is just keep asking the question because you think that you're going to get converts by asking that question. Hindi nyo po yan magagawa dito kasi bablock ka namin. Ha! You think you want, ano, you expect us to play fair with you? When you don't play fair, ha, you got another thing coming. Sabi ni Jessie, tama ka, maraming babae na matapang at makatao tulad ni Senator Antiveros. Ay, naku! Sus Mario, Sef, matapang at makatao daw. Talaga kailangan pong pumunta dito, no? Gachi JC says, my subgroups should organize a national event. Ang dami ninyong utos, ah. So we can show our force and that we are the majority. Sasali kayo? Kailangan, meron tayong commitment. Sali ba kayo? Yan, sabi ni Adelie, me too, nag-share na ako sa Facebook, step one. Ang galing ni Ma'am Milagro. Sabi niya, lagi ako nakikipag-comment sa mga tuwal sa Bayblock. Yan din po. So ako sinasagot ko muna ito sa Bayblock. Sabi ni Marifel, ang gaganda po kasi yung mga kanta ng KOJC. Totoo yan.
Kaya isa yun sa nakapag-attract sa mga tao, sayang tinigil din nila. Don't worry, there is a time for everything and everything under the sun. And even in the shade. Mary Ann says, sinishare ko mga live attorney sa family group ko, kaya updated yung kapatid ko sa Pinas. Nagtaka rin siya kahapon, bakit? Bakit ano po? Twice ako nag-live kahapon ah. Kaming mga tambay sa bahay, sabi ni Mab DC, kumikilos din sa abot naming kakayahan. Yun nga po, yun nga yung gusto ko sa inyo. Wala namang nagre-request na mag-lead kayo ng 1,000 tao. Pero you do what you can in your own group. Okay na yan. Inuna ko pa po Marites na neighbor. Parang sino ba dito? Kwento ko lang. May isang follower dito, kinikwento niya. Ano? Kinikwento niya. Toto ako. Nung isang araw daw, but this was some time ago, a few months ago, sabi niya, attorney, kwento ko lang, yung kapitbahay namin, inaresto kahapon para sa droga. Tapos nung kinukuha na siya, pinusasa na yata at naglalakad na. Nagre-resist arrest siya. Tapos sabi daw niya, bakit niyo ako nahinuhuli? Yung presidente nyo nga eh, ano? Ano yung presidente nyo nga, adik eh. Hindi nyo hinuhuli. So, tawanan daw lahat ng Marites sa kapitbahayan. So, pero tama nga naman, di ba? Yung ano, bakit, parang ano eh, parang napaka-unfair na mag-i-impose ka ng rule, tapos exempt yung presidente sa mga ganun. Pwede ba yun? Eh, ordinaryong kawanin ng gobyerno, nagdi-demand tayo ng drug test. Tapos, yung pinaka ano powerful na tao dito sa Pilipinas, okay lang wala. Drug test. Yes na daw siya. Nung mag-i-elect. Ayun. Yung, di ba? Na, nagpa-drug test daw siya bago mag-election. Pero, anong klaseng drug test yun? Hindi pala covered lahat ng mga droga dun. Pang-shabu lang daw yun. Pang-shabu, di ba? Something like that. Methamphetamine. Eto, maganda rin sinasabi ni Ace. Sa mga taga-AFP, pakiusap po, huwag kayong magpagamit sa mga politikong ganid sa pangyarihan. Protektahan ninyo ang taong bayan na maisa boses namin ang aming hinaing at paninindigan sa mapayapang paraan. Kung wala na kaming pag-asa sa mga politikong uhaw sa kapangyarihan, sana naman po makasandal kami sa katatagan ng inyong prinsipyo at paninindigan. Ang ganda ng sabi. Ang komunista yun. Baka... Chad Olavides says, there are people who say that the French Revolution style of dismantling Budol leadership is the only way to go. Pero some of us are afraid sa ganon, myself included. We have families to care for and protect. I understand that. And in fact, yung iba naman sa amin, kaya namin ginagawa ito is because we have families to care for and protect. Magkaiba lang po tayo ng paraan ng caring for and protecting. Pero I understand that. Kaya nga, wala kaming dinidemand sa inyo na hindi ninyo kayang ibigay. Hindi rin nga kami nagdidemand, naghihikayat lang kami. Na do what you can with what you have. Kwento sa pamilya, kwento sa kamag-anak. At least be horrified to them, di ba? My gosh, they're doing this! Okay lang yun, ma'am. Hindi naman namin nire-require din na everybody should do whatever, kung hindi nyo po kaya, kung kayo po ay natatakot para sa iyo o para sa inyong pamilya, naiintindihan din po namin. Yun nga lang, there are little ways where you can. Sabi ni Gachi, I always share posts of my isog, and if I am not abroad, I will join. I'm just recommending so the government knows that we are not happy with what's happening. Moreover, I made sure my family in the Philippines are well informed. We were Marcos supporters before, but now we are not. Wow. O, diba? You know, sometimes we have to say things to move you. And I will point out na ang dami ko kasi pinukuyog
kami ng mga comments like, andam na, gawin nyo na to, gawin nyo na to. Teka, gawin nyo na to. Bakit hindi yung... Pero natutuwa ako dun sa mga tao nagsasabing, ano nang gagawin natin? Pagka yun na yung naririnig namin, we know you're ready. Hi, kay Ma'am Melofe Vecina. Sabi ni Pandelito, negosyo o kalayaan? Bayan o sarili? Pumili ka. Ito yung tanong natin dapat to kay BBM. May negosyo pa? Don't be, says, ang ambag ko eh, tuwing magre-reklamo mga friends ko about services and prices, kumakanta ako agad. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Sabay sabi, tandaan mo yung reklamo mo, bumawi ka. Ayan. Ayan, di ba? O, simpleng-simple lang yun, di ba? Lahat posible sa bagong Pilipinas. Tuwing may maririnig kayo, ay, si ganito, hindi nagubayad yan ang buwis. Nagubayad lang yan ng whatever, whatever. Bagong Pilipinas. Sabi ni Eduardo Juan, naging BBM din ako dahil naniwala ako kay Inday Sara kaysa sa tatay. Ngayon nalaman natin na nabudol tayo. Sindikato pala ito, ay di kalas agad. Dapat talaga matutong magkaboses. Mahalaga ito. Yan. Alexis says, don't get me wrong. I think kung walang panawagan ng Cardinal tulad ng EDSA 1 and 2, mahirapan po. Walang panawagan ng Cardinal nung 2 or meron ba? Or did it matter nung 2? It mattered nung 1. EDSA 2, hello, ma'am. Kudeta po yun. That was a kudeta. Pinagplanuhan ni na GMA yun. Tingin nyo, that was about the people? Of course not. It was a power grab. Sabi ni Arnel, minsan nga naging abogado na kami because of the wisdom from you na amin na extract. We thank you and continue to spread truth and justice through educating people. Thank you po. Kaaya-aya says, bakit inuutay-utay na pa ang Pulveronic video? Bakit di na lang ilabas lahat ng ebidensya para ang taong bayan na mag-decide? Bakit nag-uutos kayo kung paano ilalabas yon? Bakit kayo yung nagsasabi kung gusto ninyo na meron kayong paraan ng paglalabas ng ebidensya, kumuha po kayo ng sarili ninyong ebidensya? Dapat full video ang kailangan, etc. Naku, ma'am, mahirap po mag-utos kasi hindi atin yung video. At hindi po kami yung nag-anaw. Well, may mga ilan sa amin na trinabaho nila talaga makuha at ma-release yung video na yan. But the point being here is that you don't get to decide that. Sure, naintindihan ko, mahilig mag-meron talaga mga katulad natin, di ba? Pero you can make all the suggestions that you want. But it will still be up to the people who hold it. Ngayon, kung meron kayong hawak, kayo yung maglabas in the way that you said, makita natin kung ganong kagaling yung paraan ninyo. I'm sure maganda yung paraan ninyo. We're just waiting for your evidence. Sabi ni Jerry, ibig ko sabihin sa isang bagsak ay one time big time na movement po, tulad po ng isang movement na nationwide scale movement. Dami kasi po na putol at isa din kami ton. Okay, who do you suggest is going to organize that? Sino po ang mag-ano niyan? Do you have representatives in each location, in each ano? Sino po? So, I get it that you're suggesting, But mahalaga po is what are you going to do? I get the suggestion, naiintindihan ko yan. And to some extent, yes, naniniwala po ako. Pero until you can lay out the logistics of that, it's a good suggestion, but it might remain that way, a suggestion. Always be ready. So, maraming salamat sa inyong panonood, mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay!